Hello Capricorn, welcome to Like a Tarot. Gamit naman tayo ng runes, parang ano din te, tarot cards, may upright at reverse. Answers in reverse. Ang ibig sabihin nito, may gumagawa ng kwento, meron kang hindi makasundo, poor communication. Uthala. Alam niyo guys, nakadalawang rune ka na para sa older person. Family matters kasi yung pinapakita ng rune mo. At saka legal matters. Fehu. Nako guys, nakatatlong rune ka na patungkol sa inheritance, pamana. Merong financial stability sa present at saka future. Itong answers in reverse ang alamin natin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang meaning? Bakit ipinakita itong tatlong runes para sa mga Capricorn? Eight of Cups, Four of Wands, at King of Cups. Pinapakita ng mga cards na magta-travel ka. Tapos, ano yun eh? Family gathering. Doon sa lugar ng ano mo, grandparents. Bahay ng lolo mo, ganun. At saka ang ilan sa inyo kaya ka magta-travel, pupunta ka ng ibang lugar kasi may gusto kang alamin. Ang ilan sa inyo sa career, nag-quit ka na sa trabaho mo kasi nga disappointed ka. Ang ilan sa inyo sa career, meron kayong teamwork, maganda yung trabaho mo at saka maganda rin yung kita. At para naman sa ilan, kailangan magkaroon ka ng balanse sa career mo at saka personal mong buhay para hindi ka nai-stress na puro trabaho lang. Ang ilang single ay yung bang masyado ka nang nag-i-enjoy sa pagiging single mo. At ang advice ng cards ay magbigay ka rin ng time para sa love life. Lalo na kung gusto mo magkaroon ng kapareha. Ang ilang single naman may potential person na nagkakagusto sa'yo pero pinapanatili niyang makontrol yung feelings niya. Itong person na ito ay malapit sa inyo. Ayaw niyang masira yung samahan, kaya mas pinapanatili niya na tahimik lang. Sa mga nasa relationship naman ay hindi ka kontento o kaya yung disappointed ka sa nangyayari sa relationship niyo. Kaya ikaw at ang person mo, yung bang magkalayo kayo ng loob. Pero base na rin sa mga cards, sa mga nasa relationship, yung problema nyo na ito ay temporary lang. Mapag-uusapan nyo. Ito Uthala naman ang alamin natin. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kaya hindi nyo pinag-uusapan ng person mo yung problem. Kasi ayaw nyong lumala yung tension. Pero ang ilan na nasa relationship, yung relasyon nyo ng person mo, puno ng emosyon at saka committed. At ang advice ng mga cards para mapanatili yung ganitong relasyon, kailangan ng tiwala at saka respeto sa isa't isa. Ang ilan sa inyo, ang person mo, napaka-caring. At kung sino sa inyong dalawa yung mabilis masaktan, yung person mo yun.
At saka ang ilan sa inyo ang person mo, ang gusto niya, yung nagkakaroon ng next level, yung relasyon niyo. Knight of Wands, Ten of Swords, at the Magician in Reverse. Ang advice ng cards na ito ay maging kalma at patient sa sitwasyon na kinakaharap. At saka alam mo sa sarili mo na merong person na hindi dapat pagkatiwalaan. Pero imbis na magalit ka, gamitin mo yung isip mo kung paano mo maayos yung sitwasyon. At saka may katapusan naman ito. Hindi naman to habang buhay na pagtatalo. Nakadalawang cards ka na. At saka naka-apat na cards ka na na yung pa magta-travel ka, yung biglaan din yung dating mo ng ilan sa inyo. Sa financial, ang ilan sa inyo, maganda yung karir mo, kaya maganda rin yung kita mo. Kasi sa ibang bansa nagtatrabaho ang ilan sa inyo. Naka-dalawang cards ka na. Ang ilan sa inyo sa financial, kaya maganda yung kita mo kasi ikaw yung person na hindi basta-basta nag-give up. At para sa ilan, para sa financial, mag-ingat ka kasi nakadalawang cards ka na, na meron talagang person na mapanlin lang patungkol sa financial. Ang ilan na nasa relationship, kapag nakikita ng person mo na masyado nang seryoso yung relasyon nyo, nakikipaghiwalay siya. Ito naman yung next na hanapin natin, yung Fehu. Ang ilan sa inyo, sa umpisa okay naman yung person mo, pero unti-unti napapansin mo na hindi na maganda yung takbo ng relasyon nyo. Ang ilan sa inyo na uwi sa hiwalayan, kaya mas magfo-focus ka na sa mas ikakaganda ng kapalaran mo. Para sa mga single, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong potential person na sa umpisa andun yung excitement. Pero unti-unti, hindi na nagiging seryoso yung panunuyo. Kumbaga, meron din siyang ibang nagugustuhan. At kung nag-fail siya sa'yo, meron pa siyang iba. Kapag ganito yung potential person, mahirap pagkatiwalaan. Justice, the Moon, at Two of Cups. Ang ibig sabihin nito, may mga desisyon na hindi mo kailangan madaliin. At kung may sitwasyon na hindi ka trinato ng mabuti, merong good karma na darating sa iyo. Lalo na't may tatlong cards ka na yung parang bang pinagdududahan mo yung sitwasyon or person. Pero syempre, kahit ganito yung sitwasyon na kinakaharap mo, nasa isip mo pa rin yung pagkakaroon ng kapayapaan at saka yung pagpapahalaga sa relasyon. Ang ilan sa inyo, napapanatili mo yung healthy na pangangatawan. Ang ilan naman sa kalusugan, meron ka ng mga signs kaya lang hindi mo to binibigyan pansin. At para naman sa ilan sa health, ang advice ay importante yung i-priority ang kalusugan at saka yung suporta ng loved ones mo. Lalo na kung meron kang illness. Sa mga single, ang advice ng cards ay seryosohin mo na yung paghahanap ng makakarelasyon. Kasi yung hindi mo pagseryoso, yun yung magiging dahilan para hindi mo na malaman kung sino ba sa potential person yung pipiliin mo. Kasi isa sa kanila yung pang long lasting na relasyon. Ang ilan naman na nasa relationship ay magiging seryoso yung pag-uusap nyo ng person mo patungkol sa mga responsibilidad at kung paano yung magiging takbo ng relasyon nyo. At yung mga sasabihin ng person mo, yun yung magiging dahilan para magkaroon ng clarity kung ano yung nangyayari sa relasyon nyo at may posibilidad na maayos ang relationship nyo. Diba nga ang ilan sa inyo hindi nagpapansinan? Yun talaga guys na ang ibig sabihin,
May mga magandang mangyayari sa buhay mo, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo, lalo na pagpatungkol sa relationship. At saka, this time, lalawakan mo na yung pang-unawa mo para sa pagkakaroon ng solusyon. 10 of Cups, naka-apat ka ng cards para sa kapayapaan. Ito yung clarity at saka ma-achieve mo yung goals mo, yung mga dreams mo, lalo na pagpatungkol sa family. Naka-2 cards ka na rin para sa family reunion. Merong good fortune at saka celebration. Itong 4 of Pentacles naman, dahil na rin sa mga hard lesson na nangyari sa buhay mo patungkol sa career, business, or love life, ay kapag nakamit mo na yung goal mo, papahalagahan mo na ito. At saka magiging open at honest ang communication nyo ng person mo, lalo na kung may mga past issues. Pero hindi naman to magiging pagtatalo nyo, kasi kalma nyo itong pag-uusapan. Umuulit lang yung reading, di ba? Kasi yun na yung pinupunto ng guide mo eh, na may mga solutions yung problem mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Eleven: you are about to receive everything you have prayed for, health, wealth, love, and inner peace. 5, 5, 5, means a change is coming your way and you should embrace it when it does. 5, 5, 5, affirm, nothing has gone wrong, trust the process, type, amen.